sumayin niyo ang aking pagbati sa gabi. Ako'y galak na galak. Tulad niyo. Dahil nito ang itinakda ng Ama sa banal na lugar na narito ang pangang hindi. Na kanyang itinalaga at bagong herosa sa mga panahon ninyo. Sa paglilipod ninyo, bilang kanyang mga tagapaglingkod at tagasunod sa sanglibutang ito, ako'y labis-labis din na nalilipitan. Tulad din ng Diyos na tumawag sa bawat isa sa inyo, aking mga kapatid, walang mapagsigla ng aking kagalakan na wagan din kayo sa panahon ito. Dahil ito ang panahon na isinilang at iginita muli ang pagsilang ng manunos ng tagapagligtas ng sandaigdigan. Kayo ay mapapalad dahil narito kayo kabilang sa komunidad na ito na kinalulugdan ng Ama, nananatili sa kanyang pag-ibig at ipinapadama nyo rin ang pag-ibig na yan. Ibinabahagi nyo rin kahit hindi tulad ng panahon ito. Nung unang pamahal na kayo ay natuto ng umibig sa inyong Diyos, yan ay damang-dama nyo na rin at ipinapadama ang pag-ibig sa inyong mga kapatid. Mapapalad ang bawat sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil iyan ang isang tanda na kayo nga ay tunay at tapat na mga lagad ng Diyos. Na kailanman ay hindi kayo malilinlang ng sino. Natatanda ninyo ang kanyang ibinabahagi mga katuruan sa pamamagitan ng aking paggabay at pagmamay. Dahil ako'y nalalahan sa puso at kalooban ninyong lahat. Iyan ang pinakamahalagang bagay na inyong nakaglay sa inyong mga buhay. Nawa, isapamuhin ninyo at patuloy na patuloy ninyong gawin ang mga mabubuting bagay na inyong ibinabahagi higit sa panahon na kayo ay patuloy na naglilingkod. Kami ay kasama ninyo. Niminsan hindi namin kayo pinababayaan. Niminsan hindi kayo matatakot at narapat lamang na maging isang matibay, matapang na alagad ng Diyos. Dahil kaya nyo nang harapin anuman ang mga pagsubok at ang pinahihintulutan sa inyong mga buhay. Kahit sa Kapaskong ito, anuman ang nangyayari sa buhay ninyo bilang alagad niya, naririyan kayo at tunay na nananatili ang inyong paglilingkod. Isang alagad na kaya nang harapin ang lahat. Dahil kayong lahat ay sinasanay ng Ama sa mga mabubuting bagay dahil sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga tungkulin na idaragdag pa sa bawat isa sa inyo. Iyan ay pakatandaan ninyo aking mga kapatid dahil darating na ang panahon at sisimulan na ninyo ang paghayo sa iba't ibang sur ng daigdig nito. Ang sanglibutan ito na kanyang nilikha dahil siya nagtatakda ng lahat na nararapat ninyong gawin at maraming tungkulin kayong nararapat gampanan at isa ito sa pagsasanay sa bawat isa sa inyo upang kayo ay patuloy na mag-aral, magsaliksik, magnilay sa lahat ng inyong napapakinggan, sa lahat ng inyong natututunan aral na inyong naririnig, nababasa at napagbubulay-bulay-bulay. Yan ang pinakamainam na gawain ng isang tao na kanyang nilikha. Dahil yan ang ibig niyang maganap sa bawat tao. Yan ang ibig niyang makamtan ng bawat tao na kanyang nilikha.
na kailanman ay maliligtas. Sampo ng kanyang salilahin. Sampo ng kanyang mga kaibigan, kakilala. Dahil yan, ang patuloy niyang ipaaabot, ibabahagi sa kanila ang mga mabubuting aral na inyong natututunan. Bahagi lamang ito ng simulain ninyo upang sa bagong kabanata ng inyong paglilingkod sa darating na mga taon, panahon, kayo ay handa na humayo, sama-samang hahayo at magtutulungan. May kalagit na pag-ibig ang inyong paglilingkod, may kababaan ko, may pagkakaisa, may pagpapaalalahanan sa isa't isa at pagpapaumanhin. Dahil yan lamang ang magiging sandata ninyo at karunungan. Kapangyarihan ay huwag ninyong alalahanin dahil patuloy na daragdagan tulad ng karunungan na kanyang ipinangako sa bawat sasayon. Ang isang pinakam mahalagang pamasko ng Ama sa inyo ay maririnig ninyo sa gabi ito. Inyong pakinggan at kanabigan, siya ay masorpresa. Siya ay narito. Kaming lahat ay narito. Nawa pakinggan ninyo ang aming mga tinig dahil marami kaming mga kapahayagan na nararapat ninyo. Marinig isang pamaskong handog ko bilang banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa inyo. Sumainyo ang aking pag-ibig at ang aking pagmamahal tulad ng Ama. Nawagan ng palagi ang inyong ibabati sa kanila. Maging makalipas man ang mga panahon nito. Sumainyo ang aking pagmamahal at yan ang biyaya na inyong iuuwi at isasabog sa inyong mga tahanan dahil damang-dama ninyo ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sumainyo ang aking pagmamahal. Maraming salamat. So ngayon po, pakinggan mo na lang ang maghahayag ng